mommies! Welcome back for another video. It's me again, Mommy Carm. And for today's vlog, ay isi-share ko sa inyo kung paano ba tayo pwede mag-organize ng mga gamit ni Baby using this trolley cart organizer. Also, kung ano-ano ba yung mga must-have items na kailangan natin i-ready sa paglabas ni Baby para wala din tayong makalimutan. So, para sa mga first-time moms or sa mga soon-to-be mommies out there na naghahanda sa pagdating ng ating mga little ones, you might want to watch this video. Baka sakali makatulong sa inyo sa pag-organize. So, kung interested kayo guys, please keep on watching! Trolley cart organizer sa mall, yan, sa SM, sa stationery section for 999 pesos. Pero makakabili din kayo ng ganito sa Shopee. Ang dami kong nakikita ang nagbebenta sa Shopee ng same organizer na mas lower price. Pero sa mall na kami bumili kasi halos same lang din yung magagastos namin dahil medyo mahal magpa-ship dito sa province. At kapag binili nyo tong organizer, naka-box siya na kayo yung mag-assemble. Pero madali lang naman i-assemble kahit walang manual. Kayang-kaya niyong i-assemble mag-isa. At meron na siyang kasamang mga tools para sa pagkabit ng mga screws. Start tayo dito sa ating first layer ng basket. Meron ako ditong two separate basket. So, dito sa first basket is yung mga diapers ni Baby. We are currently using the Watson's Baby diapers. And in fairness, mommies, maganda yung diaper na to. Kasi nung pinagamit namin siya kay Baby, maganda yung experience namin kasi hindi siya nag-leak. Tapos, hindi nagka-rush si Baby dito. So, may ginawa akong review din about Watson's Baby diapers. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Sobrang slim din yung pagkaka-fold nyo. Yung gamit namin ngayon is XL, pero ganito lang siya kaliit. Pero, hindi siya maliit kay Baby. Sakto-sakto lang yung fit nito sa kanya. So, space saver. Madami akong may stock na diaper dito sa aking cart. And also, mommies, yung mga diapers, hindi ko siya masyadong sinasuggest na iwan dito sa loob ng organizer. Kasi pwede siyang pasukan ng insekto, and badumihan, alikabok. Kaya ang ginagawa namin, pinapasok din namin ito sa loob ng cabinet. Kaya siya naka-basket para isang tanggalan na lang dito sa cart. So ito, nilalabas lang namin yung good for a day lang. So syempre hindi naman ito lahat mauubos ni Baby din. And nandito rin sa tabi niya yung kanyang wipes. So yung gamit namin ngayon is pamper sensitive wipes. Dahil alam niyo na na super sensitive talaga, lalo na kapag newborn. Ito naman sa likod is the diaper changing mat. So ito, nabili namin ito sa Shopee. Yan. And so far, ito yung tumagal sa amin na panlatag sa kanya pag pinapalitan namin siya ng diaper. Kasi yung una, ang gamit namin, yung parang bubble wrap style, yung pink at saka blue. Pero nasisira din agad siya. And binili namin kasi ito nung magsi-6 months old si Sian. Kasi yung feature talaga nito, is para ma-cover yung upper part ni Baby para hindi niya mahawakan yung dirty diaper kapag pinapalta namin siya ng diaper kasi masyadong malikot yung kamay nila pag pinapalta natin sila ng diaper, di ba? So ito, para i-cover nitong side na to, yung upper part body niya. Siguro mag-insert ako ng picture dito kung ano ba yung itsura niya. Pero hindi siya effective kasi sobrang lambot nung mat dito sa side na to na dapat matigas to or siguro dahil hindi naman original yung binili namin. Kaya hindi siya talaga effective. Tapos dito sana, sasabitan mo siya ng parang toys para, alam mo yun, ma-entertain si Baby kapag pinapalitan siya ng diaper. But so far, kahit hindi niya na-meet yung talagang feature niya, ay gamit na gamit naman talaga namin to ni Daddy. And hanggang ngayon, nagagamit pa rin namin. Kasi si Sian ngayon, magto 2 years old na siya eh. Okay na okay pa naman yung itsura ng mat. Hindi pa naman siya napupunit. Balik tayo dito sa cart. So, dito naman sa kabilang side is yung kanyang mga feeding bottles. Ayan. So, importante din, mommies, na may naka-ready tayong feeding bottles bago lumabas si Baby just in case na kailanganin natin, lalo na sa hospital. So, sa feeding bottles, if you're a first-time mom, I suggest na huwag tayo masyadong ma-overwhelm sa pagbili ng mga bote kay Baby. Yan, huwag tayo masyadong bumili na sobrang daming feeding bottles. At huwag din ganun kamahal. Pero, nasa sa inyo naman yun, di ba? Kasi you'll never know, baka ma-push nyo ang pag-breastfeed. And I highly suggest din talaga na i-push natin ang pagpapag-breastfeed kay Baby kasi sobrang daming benefits niya at tipid pa. So yung gamit namin ngayon is the Chummy Baby brand. Very affordable lang nitong brand na to. It's less than 100 pesos each item. So meron ako dito milk bottles, silicone nipple, and the stackable milk powder dispenser. At itong
pang water ni baby. So may ginawa din akong reviews nitong Chummy Baby brand sa aking channel. So ilalagay ko na lang din yung link sa description box. But if padedemam kayo like me, pwede nyong i-alat yung space na to for breastfeeding essentials like mga pump, haka, breast milk storage bags, ganun. So dito naman tayo mommy sa second layer ng ating cart. Nandito naman yung ibang essentials and mga stocks ni baby, mga emergency stocks na dapat naka-ready din in case na bigla natin kailanganin, like yung mga gamot, mga thermometer, bath essentials. Maganda din kasi yung may extra tayo if may extra budget tayo, bumili tayo ng extra stocks. Kasi yung iba, mahirap din kapag biglang ubos, tapos tsaka tayo maghahanap. E minsan yung ibang brand, ang hirap hanapin sa mall or pharmacy. For first time moms, mag-test out muna tayo ng mga products na hiyang kay baby bago tayo bumili ng bulk. So far, ito yung mga tried and tested ko na. So, nandito lang yung kanyang thermometer. Yan, and meron din akong scented patches. Pero ito, pinagamit ko na to nung siya ay infant. Nag-start ako infant kasi hindi ko siya pinagamit masyado nung newborn. Masyadong matapang kasi yung amoy nito, mommies. Also, nandito yung kanyang grooming kit. Yan, meron tayong scissor dito and nail cutter. So, sa Shopee ko lang din ito nabili. Nasa mga Shopee haul videos ko siya. And meron din tayo siya. Pwede dapat naka-ready ang ating gamot in case na magkaroon ng lagnat si baby dahil sa vaccine. And meron din ako dito nakalagay na Dysedrine kasi nagkaroon ng sipon si Sian, runny nose, nasal spray. So hindi ko pa ito nagagamit pero naglagay lang ako na stock just in case na magbaga yung ilong niya dahil sa sipon. Disposable nursing pad, breast milk storage bag, yung pump sa nose ni baby. Cotton buds, yung newborn si Sian, ginagawa namin ito panlinis ng nose and ears niya at saka ng pusod. Pero ngayon, yun, nose and ears na lang. Mommies, meron pa lang pang cotton buds na pang kay baby talaga ha. Kasi yung pang adult, medyo malaki yung tip niya, yung buds niya. So, ito sakto sa size ni baby. Natural hand sanitizer. And ito, pang-adult na to. Para kay maming alcohol. Dito sa likod, meron kaming ice cap. Para naman to sa legs ni baby kapag nag-vaccine siya. Extra cotton buds. Meron din ako dito na creating tiny buds na cum tummies. And ano to, after bites. Hindi ko pa rin ito nagagamit. Itong dalawang to, hindi ko pa ito nagagamit. So, bumili lang talaga ako ng stock just in case na gamitin ko. Pero tigi-isang stock lang yan. And meron din akong baby oil. Pero hindi ko napagamit si baby ng baby oil din. Dishwashing for baby's bottle o kaya baby's feeding essential. Ito yung gamit ko ngayon, Joy. Before, yung ginagamit ko ay tiny buds at saka baby flow. Pero ngayon, nagtry ako nitong sa Joy. Quick spray baby bottle cleaner. So, dinadala ko to kapag halimbawa, lalabas kami. Tapos, medyo malayo yung pupuntahan para pag biglang kailangan hugasan yung tubigan ni baby, meron akong dala. At ito naman, baby laundry stain remover. Meron akong malaki nito, yung ini-spray. Pero bumili din ako ng maliit para handy lang at kahit saan pwede dalhin. Ito yung gamit namin ngayon, baby shampoo ng Johnson and sa pang body niya. Nung newborn si Sian, yung gamit namin is Cetaphil. Pero dahil medyo malaki-laki ni si Sian, ito na yung gamit namin ngayon. Stock lang din ng dishwashing liquid. And yung gamit namin na pang laundry niya is Ariel Baby. And dito naman sa last layer, mommies, ay stocks pa rin yan. So, stocks pa rin ng diapers ni baby na Watson. And iba't ibang brand ng wipes. So, mahilig kasi akong mag-try ng iba't ibang wipes. So, yung nandito is Pampers wipes at saka itong isa ay Unilove. Maganda kasi din dito sa Unilove, meron siyang ganito. Naka-close mo yung mismong lid niya. Yun lang, mami. Yun naman ang aming cart. Mommy, sana nagustuhan niyo yung ating video ngayon. At sana naging helpful ang video na to para magkaroon kayo ng idea sa pag-organize ng gamit ni baby. If may mga questions kayo and suggestions, feel free to leave a comment below. And if you like this video guys, don't forget to click the thumbs up button and subscribe na din kayo sa aking channel for more motherhood tips and product reviews and other organizing stuff related videos. Click nyo na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago akong uploads. Pwede nyo din akong i-follow sa aking Instagram account at MommyCarmPH and sa aking Facebook page at MommyCarm. Before I end this video, shoutout nga pala kay Justin Cantillo.
Teal. Hello sa'yo. So, that's all for today, mommies. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!